Sir Alvin, Ma'am Doris, 4,000 na po yung ating nabigyan ng show cause orders at dahil sa 4,000 na yan ay meron na pong sumagot ng mga kulang-kulang 700 doon sa mga nabigyan natin ng show cause orders at doon sa 700 na yan nakita natin meron na kagad kulang-kulang 200 na dapat ay ma-filean ng disqualification case. Yan po yung sabi ng ating task force. Kung kaya naman po nung Friday, sila po ay nag-file na ng 35 disqualification cases laban doon sa 35 tao. Ngayong araw na ito, I think parehas na numero hanggang sa mga susunod na araw. Araw-arawin po ng task force yung ipapail nilang kaso upang kahit paano Sir Alvin, Ma'am Doris, ay humabol man lang bago mag-October 30 at tingnan natin kung ano magiging patutunguhan ng mga disqualification cases na yan. Kung sakasakali na talaga sila ay disqualified, di bago po mag-October 30, matatanggal yung mga pangalan nila sa listahan ng ating mga kandidato. So yung mga nabigyan na po ng show cause order, ibig sabihin nun, pwede pa ba silang mangampanya o wala na talaga? Pwede pa naman po dahil ang sinasabi natin doon sa show cause order, paliwanag lang. Kasi ang ginagawa po ng task force, hindi naman kaagad sila nagpa-file, Ma'am Doris, ng kaso. Ang ginagawa po ng task force, sila po ay pinapasagot muna yung mismong respondent at pagkatapos po ay mangangalap pa ng ibang ebidensya, uutusan yung aming local COMELEC upang tingnan kung totoo yung mga akusasyon, aligasyon, hindi dahil nagdepende lang doon sa naipadala sa atin sa social media o kaya sa Facebook o kaya naman po sa Viber. Kaya ibig sabihin po, pag kinalap yung ebidensya at sumagot sila, doon po i-assess ngayon ng task force, talaga bang may basihan yung complaints laban po sa mga kandidato na ito. Opo, doon po sa sinabi nyo na 4,000, saan po mayorya niyan? Saan lugar? Naku, madami po dito sa NCR, mga 30% dito sa NCR. Oh, no. Nationwide po kasi yun, Ma'am Doris. Actually po, kahit sa Mindanao, meron po tayo na show cause order kahit po sa northern part ng Luzon. At kahit po dito sa Visayas, madami po tayong kaso o yung mismong na show cause orders. Sapagkat alam niyo po ang kagandahan ngayon at dyan po tayo natutuwa dahil nagtitiwala yung mga kababayan natin. Sapagkat madami po silang pinapadalang mga pictures, pinapadalang mga reklamo. Dahil ang sabi nga po natin, Ma'am Doris, Sir Alvin, hindi kinakailangan ng formal na complaint o petition. Iniba na po natin ang ating patakaran. Ngayon po kahit na simpleng bulong-bulong lang, marites lang, yan po ay ginagawa ng paraan ng COMELEC upang ating mapaglaliman at the same time maimbestigahan. Si Attorney Romy Makalintal, maaga palang gumising, partner, ay chairman, sabi niya, good luck Mr. Chairman. Kita mo, ini-wish ka ni kabaro niya yung partner. Oo nga. Election lawyer din correct, si Attorney Romy Ma. Good morning daw, chairman. Opo, kaibigan, paigibigan po natin si Attorney Makalintal. Opo, sasabi mo, 4,000 ka mo inisuhan, pero ang sumagot ay 700. Palamang po dahil siyempre, ang pagpapadala po kasi ng ating mga show cause orders ay sa pamamagitan ng registered mail o kung minsan po ay napapa-email natin, pero sinisigurado po kasi ng task force na registered mail na siya at the same time nag-email pa para siguradong matatanggap po yung show cause order na yan. At tatandaan po natin na hindi po isang pasagot lamang ang matatanggap ng ating Commission on Elections kung hindi pagka po nagpadala naman ng tinatawag na summons. Halimbawa po, yung na-file po ng disqualification, papadalhan po yan ng summons yung mismong respondents upang sumagot ng 3 araw. At pag sa 3 araw na yan, sumagot sila o hindi, magkakaroon na ng magiging submitted na po for decision ng kaso. So pwede mo palang didmahin. Kung gusto mo, didmahin mo, pero hindi maririnig yung panig mo. Bahala sila sa buhay po nila. Basta ang importante po, binigyan namin sila ng tinatawag na due process. So kailan tayo magde-decide to remove candidates from the list of official candidates? Kailan magsisimula yon? Yung mga reckoning period na yan? Kung sakali po na sila ay sumagot doon sa tinatawag na summons na at sila ay kinakailangan sumagot 3 araw lamang, Sir Alvin, malamang-lamang po kahit mga third week ng October, second week to third week of October, doon sa mga initial na na-file ng mga disqualification cases, sigurado po magkakaroon ng desisyon yung mismong division ng Commission on Elections. Opo. Ano po yung mga naging paglabag, mga tarpaulin? Nako, yung po mga sa tarpaulin, yung mga campaign materials, ano man ang laki, maliit, malaki, sapagkat bawal pa nga po mga kampanye. Yung iba paikot-ikot, yung iba ay meron pong vote buying na premature campaigning pa kasi nagpapa-raffle. Kitang-kita mo yung raffle boxes, may mga amount na nakalagay at pagkatapos ay umiikot. At meron din yung mga namimigay na mga plastic na may mga nakalagay
ng mga goods. So sa atin po ay walang duda yan, yan po ay vote buying. And at the same time, may mga nakalap po kami, mga nabigyan ng mga impormasyon. At the same time, mm-hmm. may mga nakalap din po kami mga apidabit na nagsasabing sila ay naabutan nung mga at sila ay nakasama doon sa raffle na iyan. Opo. Yung po bang mga na-showcos ninyo, mga incumbent po ba ang karamihan? Ay, madami pong incumbent din, pero naku, nakakalungkot po, madami po kasing mga hindi incumbent, pero mga kabataan, yung SK. Kaya ako, po, nakakalungkot sapagkat sila pa naman yung inaasahan ng ating bayan, tapos sila pa yung number one violators nitong premature campaigning natin. Ako. Yung election natin, October 30. October 30. Ako. Yung kampanya officially magsisimula sa October 19 to 28 po. Ayun. So matagal-tagal pa po ha. October 2 pa lang po ngayon. Mm-hmm. Yung iba kasi Chairman excited eh. Atat na atat eh. Oo nga. Kaya nangangampanya na eh. Pasimple lang. Eh pero syempre, hindi makakalusod ba naman sa COMELEC yun? Pero Sir Alvin, nakita niyo po, at ako naman ay natutuwa rin dahil isipin niyo po ang nag-file ng candidacy sa buong bansa ay 1.414 million. Wow. Ganun po kadami ang nag-file ng candidacy. Oh, oh. At kung tutuusin, 4,000 pa lamang ang aming nai-issuehan ng showcause orders. Ibig sabihin, kakarampot naman po, hindi naman po ganun kalaki yung porsyento ng mga matitigas ang ulo at makakapalang pagmumukha. Ibig sabihin, marami pa rin po na talagang sumusunod sa ating mga patakaran. So, opo. In terms of readiness, nasan banda na kayo? Ah, 100% ready na ba for the elections, ha? Yung actual na botohan, ha? Yan. Ma'am po, 100% Sir Alvin, Ma'am Doris. Mas maganda po na tayo mga nasa 95% sapagkat okay. Patuloy po tayo nagtitrain ng ating mga electoral board members. At the same time, nagtitrain din po tayo ng mga PNP contingent na pwede natin gamitin na panghalinhin kung sakasakaling hindi mag-report yung electoral board members. At the same time po, siyempre, amin po ngayon pinaplansya pang mabuti yung ating task force kontra bigay. Actually, ginawa na po namin committee on kontrabigay dahil naghahanda tayo, alam naman natin yung pamimili ng boto. Maaaring hindi pa mangyari ngayong mga panahon ito, masyadong maaga. Ang pamimili ng boto, mangyayari yan mga ilang araw bago mag-eleksyon. Okay. Chairman, tinatanong ko si Doris sa halinhin. Sabi ko, anong ibig sabihin ng halinhin? Halinhing bang nasa isip ko? Ano ba yun? Yung alternate? Alternate. Okay. Kaiba. Iba yung nasa isip ko, partner. Kaiba. Iba pala. So 95% ready na po yung COMELEC. Ha? Yung mga balota natin, ready na yan. Yung mga, kasi manual po tayo, di ho ba? Tama po, Sir Alvin. Ngayong linggong ito po ay amin na pong i-distribute sa buong bansa ang ating pong mga tinatawag na accountable forms, yung po yung mga balota at mga election returns. Nung mga nakaraang dalawang linggo po, amin pong dinistribute sa buong bansa naman yung mga non-accountable forms katulad ng mga ballpen, katulad po ng mga indelible ink, yan na distribute na po natin yan sa iba't ibang treasurer's office ng ating bansa. Ngayon po, yung mga balota naman, at alam niyo po ang strategy sa ganitong logistics ay mas malayo inuuna hanggang papalapit. Therefore po yung NCR later pa po makakatanggap. Opo. Samantala, ready ang COMELEC. Lahat, pati mga paraphernalia ninyo, kung pati mga security contingency ninyo, ready. Paano naman po makakapag-ready ang mga botante? Ay, siyempre po yung mga botante, basta again, muli, paulit-ulit, tingnan niyo po kung sino yung mga nagva-violate ng ating mga patakaran, sino yung mga na-showcause order namin. Nilalabas naman namin yung mga pangalang yan, and therefore, wag niyo po iboboto yung mga violators, wag niyo po iboboto yung mga pasaway. Ibig sabihin, gawa na po kayo ng listahan kaagad. Alam niyo po, kung tutuusin, Ma'am Doris, Sir Alvin, opo, hindi naman kinakailangan talagang umikot ng umikot yung mga kandidato dahil magkakakilala po yung mga yan eh. Correct. Alam niyo po, yung barangay, kakilala mo mismo. Tama. Yung kung sino yung mga kumakandidato, hindi naman ito national o isang lokal na hala na napakalawak ng iikutan mo. Tama yun. Tama, sa totoo lang, that makes sense. No? Si Attorney Romy Mac may patanong po, Chairman. Sabi niya, pakilinaw anong kulay ng balota. Bakit tinatanong niya? Di ba pare-pareho lang namang kulay? Di ba puti ba yun? Yung parang band paper ba yun? O yung parang newsprint? May iba pa bang kulay? Pero po kasing kulay, yung guhit, kulay pula kapag ka SK, kulay black naman kapag ka barangay, para hindi po magkakalituhan yung mismo ng ating mga electoral board members kapag ka ito ay dinidistribute o mismong binibigay sa mga botate on election day. At Ma'am Doris, Sir Alvin, liliwanagin ko lang, dito po sa Bulacan, sa probinsya ng Bulacan, ay meron po tayong plebisito na gagawin din kasabay ng barangay and SK elections. Ibig sabihin, tatlong balota po ang matatanggap ng 18 to 30 years old. Balota ng SK, balota ng barangay, at balota para sa plebisito yes or no, dahil tatanong po sa kanila kung gusto nila maging highly urbanized city ang San Jose del Monte, Bulacan. Okay, so sila kasabay. Yung mga hotspot areas natin, kumusta naman yung paghahanda doon, Chairman?
246 po yung huling report sa atin ng ating Philippine National Police. Ang tawag po natin dyan ay mga red categories. Hindi po nangangahulugan na porket red category ay kalalagay sa COMELEC control. Hindi po yan. Isa pa lang po ang nalalagay natin sa COMELEC control at yan po ay ang Negros Oriental sapagkat ipinatuloy po natin ang eleksyon sa October 30. Yung po mga red categories, binabantayan natin because of their history, because of the recent violence na nangyari dyan at yung posibilidad na baka piglang may sumiklab na kaguluhan sa areas na yan. So dyan po ay atin pong dinagdagan ang puwersa ng PNP at AFP sa mga lugar na yan. Mga barangays po yun, yung 246, Sir Alvin at Ma'am Doris. Ayan. Okay. Okay. Sige, Chairman, maraming salamat. Maraming habang salamat. Papalapit po, oo, mapapadalas po yung pag-invite namin. Yung paulit-ulit lang ba na reminder? I think it matters, di ho ba? Oo. Pag paulit-ulit na nire-remind natin yung mga kandidato at yung mga botante, ano po? Mm-hmm. Tama po, Sir Alvin, Ma'am Doris, at napakalaking tulong po sa atin yan. Lalo pa ngayon na talagang kahit paano nakakatuwa naman, sumusunod naman po sa buong bansa ang ating mga kandidato at mga kababayan natin. So wag niyo sagarin yung pasensya ni Chairman, ha? Kasi pag puno na ang salop, kakalusin. Nangangalus ni Chairman na yun. Nangangalus yan. Di ba, Chairman? Maraming salamat, FPJ. Batang kya po. Thank you. Ay, salamat, Chairman. Mabuhay ka. Ang ganda ng office ni... Ang ganda ng marami office ni Chairman, partner, ano? Ang daming bulaklak dun sa likod, ha? Nasa opisina ka na ba, Chairman? Oo. Kanina pa po. Oh, ayun, oo. So, ang hirap naman ganyang boss sa office bago mag-alas 7. O, patay ka. Kung ikaw na nauna pa yung boss mo, mahiya ka naman, oo, diba? Pwede bang alas 9 na kayo pumasok, Chairman? Huwag kayo masyadong maaga. Hindi po, mas maganda po yung maaga sapagkat mas maaga mo rin magagawa yung lahat ng trabaho. Ayun. Yan ang Chairman ko. Thank you. Maraming salamat. Mag-ingat po kayo lagi, ha?